hindi namin uubusin ang pasensya nyo. Nagbabalik na kami! Maraming naranasang pagkatalo, subalit dahil sa kanyang determinasyon. Sir Isaac, kung meron kang maipapayo or advice sa isang batang basketball player na sana maabot din ang kung anumang naabot mo ngayon, what is your advice? Siguro one is work hard, pero syempre very cliche yan eh, very na inuulit na hard work lang, kaya mo yan. Pero hindi ko ma-stress na gano'n ka siya importante, dahil na ako nung simula, ilan years, I think 3-4 years ako nag-train. Just because athletic ka doesn't mean aabot ka, just means magaling ka mag-dribble, aabot ka. Parang fair na, in the sense na kahit may gift ka, pag hindi mo nagamit or hindi mo natid, doesn't mean na aabot ka pa rin sa pros or sa PBA, dahil na maming magaling, maming masisipag. And siguro second would be, aside from being masipag, kailangan mo hanapin yung edge mo, as nasabi ko earlier. Let's say lahat naman tayo makakatakbo ng pareho, or lahat naman tayo same height, kailangan kang may edge na, in the sense na either ikaw lang meron, let's say ikaw yung pinakamagaling dumepensa, ikaw pinakamagaling shumot, ikaw yung pinakatalino maglaro, or kailangan mo na pakita na hindi ka kailang, parang kumbaga hindi ka kaya tanggalin ng coach na, sige, I will dive on every loose ball, ako magsasalita sa depensa, ako yung kumbaga mag-draw charge parate, parang yung hindi nakikita sa stat sheet, yan yung edge mo. Kailangan ka magpakita ng edge na na sabihin na coach na kailangan ko yan, I need to have that, dahil it will help you win. Mm-hmm. Or wala may kaya sa team ko na iba. As in, iyan yung lamang mo sa kanila. And siguro yung third would be, love the game. Kailangan mo mahalin yung laro. Dahil, pag hindi mo mahal yung laro, paano mo makita mo sarili mo na everyday nag-train ka, 3 oras, tas walang laro. Tas let's say, bangku ka. Mahirap yun eh. Kahit ako may mga stretches na, ayaw ko yung basketball, tas nagpapakahirap pa ako. Mm-hmm. Bakit tutuloy ko to? Kaya pag gusto mo umabot sa goal mo, kailangan mo, kumbaga parang, kailangan mo itiis. Pero pag minahal mo yung laro, di siya tiis eh. Uh-huh. Dahil ini-enjoy mo yung laro, nag-enjoy ka sa mga kasama mo sa laro, na gumagaling ka, very difficult na ayawin mo pagbahal mo eh. Nag-enjoy ka talaga. Kaya, yan yung natuto ko eventually na natuto ko na mahalin yung sport. Parang, kumbaga, in-enjoy ko yung process, minahal ko yung sport, tapos in-enjoy ko yung process. Kaya hanggang ngayon, nag-enjoy pa yung mag-practice. Kahit 3 hours, 4 hours, kahit takbuhan, na-enjoy ko talaga. Kaya, you need to have that love para tumagal ka or umakyat ka. Love the game, hard work, and find your edge. I think ang isa pa sa mga edge mo kung bakit napakagaling mong player is that grabe yung support ng family mo sa'yo, no? Si Ma'am, yes. Carol, no? Napinsan ni Ma'am Edlyn na boss ko dito sa iyong radio. Si Lola Lina mo at ang buong family mo ay grabe yung support. My question is, syempre yung family mo, sino pa yung mga gusto mong pasalamatan? Siguro first shoutout muna kina Lola Arsenia, si Auntie Edlyn, Auntie Emily, Auntie Irene, Auntie Elizabeth. For having me here on the show, for inviting me. And di ko talaga, I will never stop taking my family, my mom, si Daddy George, Mommy Carol, si Bunso Mika, ta si Kuya Gian. Sila yung kasama ko na maraming beses na gusto ko mag-quit eh. Sabi ko, ayoko na maglaro, ayoko na mag-training, ayoko na mag-tumbo. Kaya pinipilit nila ako. Sabi, uy, kaya yan, may mapupuntahan ka. Tapos, siyempre, pag nung naglalaro na ako, may bantay, pangit laro ko, sasabihin, oh, okay lang yan. Or let's say, down ako, oh, sige, may babawi ka pa. So, without them, di siguro maglalaro ng basketball talaga. As in, tumigil na ako, sabi ko, bahala na, aral na lang ako. Maging engineer na lang ako or something. Kahit patangkad, okay lang. Siguro, second would be mga coach. Yung lahat naging coaches ko, starting from elementary hanggang high school, hanggang college, hanggang sa pros ngayon, parang laking tulong lang silang lahat sa akin na pinalitan ako in one way or another. They made me better. If it's man physically, mentally,
the way I play the game, the way I shoot, the way I run, the way to help build my body. Marami ng taon tumulong sa akin na pag wala sila siguro, di ako may, di rin ako bibigyan ng chance dahil na parang building block sa first coach mo, bibuild ng foundation mo. Tapos parang tuloy-tuloy lang yung growth mo eh. Parang let's say paminsan may bad habits, ayusin ang isa. Pero building process siya eh. Parang as you go to more coaches, may idadagdag sila sa'yo. Parang paminsan di mo mag-agree. Gets ko yun. Ako rin nakipag-away sa mga coaches ko paminsan dahil mag-argue kami back and forth. Mm-hmm. But at the end of the day, they want you to be better. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng coaches ko na nag-help me build up to be the player I am. Tapos siguro yung patlo, yung mga teammates ko, maging teammates ko na pinapasahin ako eh, Bisbee. Na binipinapatiya ako is na very supportive sila na they make the grind enjoyable. Kahit mahal mo yung sport, paminsan may mga araw lang na ayaw ko mag-practice, tinatamad ako. Pero seeing these guys work, tapos enjoy mo yung company nila, mm-hmm. enjoy ka, look forward ka everyday na paminsan niloko na kami na we spend more times with our teammates than with our families eh. Parang naging second family na namin sila na we've built a relationship that we'll compete, yes. Maglalaban tayo. Paminsan mag-aaway tayo, magkakapikunan. Pero at the end of the day, we have each other's backs. We're supportive of one another. Na sila rin mag-encourage sa akin or ako mag-encourage sa kanila. We got each other's backs. Kaya siguro lahat ng teammates ko, thank you rin. And siguro last would be all the people who supported me. Marami-rami to yun. Mahaba tong listahan talaga. Na all the people who supported me na have taken a chance on me kahit nung nagsimula, di pa magaling. They saw the potential in me, they believed in me. There's so many people, honestly, mahirap iname lahat eh. Pero thank you talaga. You know you who you are. You've given me a chance to play the sport. Parang, honestly, pag wala akong siguro yung opportunity ngayon, hindi yun ako umabot dito. Kahit, because honestly, kahit sobrang galing ka, pero walang opportunity ka, mahirap eh. Paminsan, ginagawa mo na yung kakayahan mo na, binack out mo na, effort, workout, tool, pahinga, pagkain, lahat, minaksat mo na. Pero hindi ka na binigyan ng opportunity. So, very thankful ako sa mga tao who believed in me, who took a chance on me, said that you could be a player and you could be a good one. Here's my last question, Sir Isaac. Ang iho may tagline na yan, ang Pilipino. Bilang isang magiting na atletang Pinoy, ano pa ang pangarap mo para sa ating bansang Pilipinas? Siguro naman would be one na Olympics, to be able to take home an Olympic medal in a lot of sports. Siyempre may baba tayo na Olympians, very sila yung cream of the crop na athletes na hindi lang sa basketball but in their respective sports na sana may chance na every year every Olympics competitive yung Philippines na hindi lang tayo masaya na mag-qualify, kumbaga nagko-compete tayo na top 3, top 4. Alam ko mahirap yan pero feel ko kaya naman na kaya natin yan. And siguro second would be to be parang kumbaga equal yung support sa lahat ng sports. Alam naman natin na yung Philippines ay talaga mahilig sa basketball, sa volleyball. Kaya doon yung maraming funding ng sport. Pero may bang yung sports tayo na may chance tayo. Baka lang di natin alam na may talent pala tayo sa probinsya or nakatago lang. Pero dahil not enough funding, not enough opportunity given, hindi sila nakikita, walang chance na ma-develop yung skill nila. Kaya siguro parang call to support more sports and kasi hindi lang okay kasi yung sports para sa Pilipinas, but parang hindi na siya good for exercise but it builds character, builds discipline. Very crucial siya sa formation building ng isang bata kahit nang maaga pa. And nakakarry naman namin yung mga natutunan namin sa sports sa buhay eh. Kaya para encourage talaga yung mga bata mag-sports. Kahit parang kumbaga may ibang tao na alam nila na hindi to pang professional career, hindi to na hindi ako makapaglaro sa PBA or sa PVL, PCL or sa college, pero it's good for exercise, good na social skills, good sa character building, leadership. Parang may ibang bata talaga, may malay mo rin, mahanap natin yung next Manny Pacquiao or the next
Jesse Lacuna na may talent pala, may talent tayo, pero nakatago lang, hindi lang nadidiscover, hindi lang binibigyan ng chance mag-grow. Kaya parang sana naman masusuportahan niyo yung ibang sports. Bismalay mo rin, baka doon tayo, hindi, alam natin, mahal tayo natin yung basketball at volleyball na, tatay namin talaga namin na i-galingan namin para makapag-medal kami. Pero baka sa ibang sports yan mangyayari. Pero at the end of the day, kahit ibang sports mag-medal, yung Philippines pa rin mananalo eh. Kaya sana naman masusuportahan yung ibang sports. Ano man ang itawag sa kanya, Home Radio, yan ang Pilipino.